Hi everyone, welcome to Mr. Queen PH. If you're new here, my name is Rowena. I'm an intuitive tarot reader here on YouTube for more than 2 years now. In today's reading, we will see what's coming to your love life and career 1 year from now using tarot and my intuition. And since this is a general reading, it may not resonate with you completely. But if you're looking for a private reading personalized to your current situation, I highly recommend my sponsor, Keen. Keen connects you with gifted psychics, tarot readers, and astrologers. All you have to do is to create an account, and you'll be able to choose from the hundreds of readers who are online right now. These readers each have unique specialties designed to provide a deeper understanding of your situation. You can choose whichever reader best suits your needs, and you will be able to connect with them via phone call or text chat. You can have a private reading in an instant, whenever you want, wherever you are, because Keen is always available to help you 24 hours a day, 7 days a week, so you don't have to wait for a schedule. I've been using Keen for more than 6 months now, and Keen has been my go-to psychic app whenever I need clarity. And I have 2 psychic tarot readers that I usually consult with whenever I need some confirmation in my situation, and I'm so amazed that they've always been very accurate with my situation. This is the reason why it's still best to get a personal psychic reading, because it is directed only to your energies. Now, here's your chance to get a personalized reading from Keen. As a new customer on Keen, you can try your first 10 minutes for only $1.99, which is up to $99 in savings. Just go to trykeen.com/QOP or click the link in my description to save big on your first reading. This is the cheapest psychic reading that you could ever have online. Imagine that's only $1.99 or 110 pesos, and that's already a 10-minute private reading. So go to trykeen.com/QOP or click the link in my description and on the pinned comment to get a reading and enjoy a huge discount. Thank you so much for sitting through that, and thank you so much, Keen, for this opportunity. Now, let's go to your reading. Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung maaring dumating o maganap, no, sa inyo 1 year from now. From the time na mapanood nyo yung reading na to, dahil ito ay isang timeless reading. This is also a general reading, so maaari kayong makarelate, maaaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. If you are interested in private readings, lahat po ng information nasa description. Pakicheck nyo na lang po. And I'm also selling some of my pre-love tarot and oracle decks. So if you are interested in that, yung link ng aking online shop ay nasa description din. So let's see, Aquarius. And before we begin, no, reminder lang. You have the power to create your own reality. So gamitin nyo lamang ito bilang isang gabay. Okay? So let's see, Aquarius. Ano yung maaring dumating sa inyo 1 year from now? 1 year from now. So, titignan natin yung parating sa inyo sa inyong life in general, sa career, and then also sa relationship. Okay, Aquarius, napakaganda naman. No? Life in general, so you have Feihu. Feihu is about prosperity, wealth, and generosity. So, magiging maganda yung daloy ng pera, no? Sa inyong life, or marami kayong mga may abundance, no? Kung ano yung mga pangangailangan nyo, kaya nyong i-provide para sa sarili nyo and para sa mga mahal nyo sa buhay. So some of you might also be acquiring properties, mga gamit, bagay na alam mong makakapagpasaya sa'yo, or you might be entering businesses, no, na magbibigay sa'yo ng kaunlaran sa iyong finances. And I also see you helping other people, so mas makakatulong rin sa'yo na ikaw mismo, you are extending help sa ibang tao dahil blessed ka. So you're sharing your blessings, and kapag ginawa mo yon, mas lalo kang magiging blessed kasi you are sharing your blessings. So let's see what else. You have the Ace of Swords. Meron kang idea, no? A great idea na pwedeng magdala ng pera sa buhay mo. Oo. So kailangan ito na i-explore mo.
with the Empress card. Wow. So this is pagkakaroon ng creative mind, no? Mm-mm. So you're going to use your creativity 1 year from now, and itong magiging resulta nito is prosperity for you. So para kang manganganak ng ano, ng bagong pagkakakitaan. Yung iba naman sa inyo literal na manganganak or mabubuntis. So if you are into that, no? So congratulations. And you also have the Nine of Pentacles. So this is financial stability for some of you Aquarius. Meron kang, iba sa inyo, pwedeng meron kayong bagong place na yung talagang sa inyo talaga yon, no? Na masasabi nyo sa inyo, pwedeng bubukod na kayo ng bahay or sarili nyong space para sa inyong independence. Okay? So, let's see naman sa inyong money, career, finances. Meron ditong tiwas. So, itong tiwas is about leadership. Okay? Maaring sa career mo, sa business, sa trabaho mo ngayon, merong mag-o-open na leadership role, no? You might be handling people, ikaw yung leader nila, and then there are also people who are willing to support you, no? To achieve your goals and your dreams. You also have the Queen of Cups, so maaring magiging madali sa'yo na mag-manifest ng mga desires mo, yung mga plano mo sa buhay, yung mga goals mo, yung mga pangarap mo. And yung courage, no, yung courage mo, yung lakas ng loob mo, yun yung parang magiging ano mo, magiging sandata mo, no, para matupad mo yung mga minamanifest mo. Kasi you are willing to take action. Yun naman ang importante dyan. Oh, you have the Tower. So, this is unexpected change sa iyong career. Oo, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong opportunity sa abroad or to travel for work. Unexpected yan. And mas magbibigay ito sa inyo ng opportunities to explore new places, explore new ideas. Mm-mm. Leadership role for some of you, Aquarius. So, pagdating naman sa love life, no? You will be spending more time with your family. Yung iba sa inyo, kayo ay uuwi ng probinsya or ng hometown ninyo for a big celebration or isang malaking reunion. Mm-mm. Maaring meron kang aasikasuhin na properties ninyo. Pwedeng may iniwan na mana sa'yo or lupain ang iyong mga magulang, no, na ikaw yung mag-aasikaso. Oo. You also have the Knight of Swords, okay, the King of Cups, and the Tower, okay. So, ayun na sense ko dyan. Maaring merong elderly rin na, you know, elderly sa family nyo na maaring magpa-past on dahil sa katandaan, no? So, syempre, yung iba sa inyo, mayroon kayong ma-receive na mana from them. This can be a male figure, no? So, masculine figure sa family. And, yeah, I think, ano, ito yung isa rin sa babago sa buhay mo kasi magkakaroon ka ng mga bagong responsibilities sa family nyo na pwedeng gusto mo, pwede rin namang hindi, but you just need to accept that responsibility na binibigay sa'yo ng family mo. Okay, so let us see what else. Oo, may mga properties kasi. So, maaring kayo ay, it's either bibili kayo ng property or meron sa inyong ihahabilin or iiiwan na property na kayo yung magmamanage. It may cause some tension, no, within the family. Pwedeng magkaroon ng challenge, no, sa conflict within the family, lalo na kung usapan lupa, no, mga ari-arian na iniwan ng mga lolo at lola nyo. Yes, yung iba sa ibang ano pa to, sa ibang bansa pa. Mm-mm. But yung iba naman sa inyo, meron talaga kayong ipupursue na career, trabaho abroad. Or parang meron kayong iiwasan, no? Iiwasan, parang lalayo kayo. Lalayo kayo sa tension, sa issue ng family. Mm-mm. Yung drama ng family. Kasi maaring yan yung isa sa ma-experience nyo 1 year from now. Dahil sa pera, no? Sa away, sa mana. Pwede kasing ganun, eh.
Tapos maaring magiging curious ka sa mga bagong exciting na pwede mong subukan. Maaring iba sa inyo magkakaroon din kayo ng spiritual awakening. Meron kayong mga pag-aaralan na very much interested kayo, especially sa belief system ninyo, sa spirituality, anything na nasa esoteric, sa occult, no? And, self-reliance, yes. Parang yung iba sa inyo, mas gugustuhin nyo na mamuhay mag-isa or malayo sa kamag-anak. Lalo na kung medyo toxic yung yung family ninyo. Parang may nag-aagawan kasi dito ng properties or issue sa family to eh. Or pwedeng may inggitan, bakit si ganito, mas malaki yung nakuha, yung mga ganun. Lalo na kung malaki yung family ninyo na marami silang magkakapatid. Like for example, yung parents mo, marami silang magkakapatid, pwede nagkaka-issue sila sa mga properties na naiwan ng parents nila. Or maaring kayo mismo involved, no? Naiwan ng parents ninyo. Pwedeng marami kayong kapatid and maaring magkaroon ng issue kasi sanga-sanga na yan eh, dahil pwedeng may kanya-kanya na rin kayong pamilya, so may involvement na ng extended family, so medyo mahirap nga talaga yan. Kaya mas maganda na kung medyo magulo pa, umiwas muna kayo, tapos pag okay na, sa kanon na lang pag-usapan. Yun din ang problema minsan kapag masyadong maraming involved na pera sa family, properties, nagiging problema siya. So, meron din ditong raindrops, you're going to take a chance on them. So, maaring meron kang pababalikin sa buhay mo, bibigyan mo ng chance. This can be a friend or isang kamag-anak mo or a lover, no? Na bibigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan yung sarili niya. And, may voyage. So, meron talagang travel for you, travel opportunities. You already know or you already have all the answers. So, kung may mga bagay na hinahanap mo yung sagot, no? You can find the answers from within, no? From within you. And some of you maaari ring magkoconsult sa mga mentors, coach, yung mga life coach, ganyan. Or spiritual advisor to help you sa mga gagawin mong decision moving forward. But actually, malakas yung instinct mo, yung intuition mo, you can just tap into that. And because you already know all the answers that you are seeking, okay? So that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.